Creamline dominates. Pinatunayan ng Creamline Cool Smashers na one of the best teams sila sa liga matapos pataubin ang Charity Go crossovers sa scores na 25-22, 22-25, 25-5, 25-19 sa Battle for Bronze Game 1 ng PVL Reinforced Conference 2022. Naging maayos ang simula ng Cherry Tigo crossover sa set 1 matapos ang kanilang well-executed plays na nagpalakas ng kanilang opensa. Medyo shaky naman ang performance ng Creamline kaya tinake advantage ito ng Cherry Tigo at mas pinapahirapan nila ang Creamline pagdating sa kanilang serves. Nagpatuloy ang domination ng crossover sa kalagitnaan ng set at lumobo na ang kalamangan nila kontra Cool Smashers. Ipinasok ni Michelle Gumabao at Kyle Negrito na naging sanhi ng maayos na mini run ng Creamline. Pumunto si Gumabao gamit ang kanyang opensa. Muling ibinalik si Gia De Guzman at Tots Carlos sa court at nagkaroon ang Creamline ng 6-0 run upang maungusan ang Cherry Tigo sa score na 22-20. Nagpatuloy ang tusok na opensa ni Carlos at nagawa pang masapul sa mukha si Alina Bicar. Nangibabaw ang opensa ng Creamline at tinapos ni Eliza Valdez ang laro gamit ang isang soft touch sa score na 25-22. Dikit na sinimula ng Creamline at Cherry Tigo ang set 2 at talagang palitan lang ng opensa ang nangyayari. Walang nagpapaiwan pagdating sa floor defense kaya naman napaka-exciting ng bawat rally na nangyayari. Nagpatuloy ang intense exchanges sa kaligitnaan ng set at todo bigay pa rin si Carlos na abalang-abala sa pagpuntos para sa Cool Smashers. Mas naging intense pa ang laro matapos ang dikdikang labanan sa latter part ng set. Nakakalamang ang Cherry Tigo subalit nagagawang mailapit ng Creamline ang score sa pangunguna ni Carlos na walang tigil sa pagpapakawala ng malalakas na opensa. Nagawang maitabla ng Creamline ang laro sa score na 22-all at mas naging palaban na ang dalawang squads. Subalit, unang nakuha ng Cherry Tigo ang set point matapos ang isang successful challenge at hard to receive serve ni Rosel Baliton. Tinapos ng Cherry Tigo ang set 2 sa score na 25-22. Solidong sinimula ng Creamline ang set 3 with an 11-0 run courtesy of the unstoppable spikes of Tots Carlos and Gemma Galanza. Bantay sarado rin ni Janet Panaga ang mga opensa ng Cherry Tigo kaya hirap silang makapuntos at tapusin ang unstoppable surge ng Creamline. Patuloy ang pagkapako ng Cherry Tigo sa kalagitnaan ng set at hindi pa rin nila nagawang ihinto ang momentum ng Creamline. Todo hataw ang Creamline sa kanilang spikes at tila ba ayaw na nilang makapuntos pa ang kalaban. Nagpatuloy ang pink domination sa latter part ng set at si Michelle Gumabao naman ngayon ang kumakana ng points para sa Creamline. Hindi na nakaporma pa ang Cherry Tigo at naibulsa ni Gumabao ang set 3 para sa Creamline sa score na 25-5. Cherry Tigo na naman ang nagkaroon ng strong start pagdating sa set 4 matapos ang isang 4-0 run. Ngunit, nakaresback naman agad ang Creamline at hindi hinayaang lumaki pa ang lamang ng crossovers. Nakailang block points na rin si Eliza Valdez kontra kay Maylene Paat. Mas maayos na performance ang ipinapakita ng Cherry Tigo this set kumpara sa set 3 at nagagawa nilang maintain ang kalamangan kontra Creamline. Hataw na sa opensa si Helena Vujovic sa kalagitnaan ng set at sinisikap nitong hindi makalapit ang Creamline sa score nila. Ngunit, hindi napigilan ng Cherry Tigo ang pagratsyada ng Creamline at naungusan sila sa score na 16-13. Nagpatuloy na ang consistency ng Creamline sa latter part ng set at tuluyang tinapos ang laro sa score na 25-19. So ayun na, baka may gusto pa kayong ikuda. Comment your thoughts below lang. Again, don't forget to subscribe and click the notification bell. This is Papa Jimboy saying thank you and see you on our next video. Bye-bye!